Hi guys, good morning. Welcome back sa YouTube channel namin ni Papa Bits. Ayan po, kagagaling lang po natin sa school ni Chrislyn. Kasi sinamahan ko muna si Chrislyn na pumasok. Kasi parang natatamad pang pumasok. Nawiwili po sa hindi nagpapapasok. Nagmamaktol po kanina ng gisingin ko. Nag-anuhan muna kami. Nag-drama-drama muna kami. So, ayan po guys, for today's vlog po is, alam nyo naman, pag wala na yung mga estudyante, syempre magkikilos na po tayo, tapos bago kumilos, mag-almusal muna. Mag-almusal muna tayo. Hugasan ko lang muna itong, tukunti lang naman na hugasan. At, sumama po ako kay Papa Bits na maghatid kay Chrislyn. Tapos wala naman po yung teacher pa nila doon, hindi pa dumating, yung nandun lang yung maintenance po. Siguro babalik na lang po ako mamaya-maya kasi iniwan lang namin po ng saglit si Sia. Ang sarap pa kasi ng tulog. Pero pinagsabihan ko po si Madam, sinabang ko si Madam, halimbawa meron kang marinig na iyak ni Sia, anuhin mo na lang kasi iniwan lang namin muna kasi ang sarap po, ang sarap pa ng tulog ni ni Sia po. Ayan, ang sarap pa ng tulog ni Sia. Kaya sumaglit muna ako sa school ni Chrislyn. Timing naman nawala pa po yung teacher ni Chrislyn. So mamaya-maya na lang po pag matapos na po yung gawain ko ng bahay is babalik na lang po ako doon. Kasi tatanungin ko lang po siya sa update ng uniform ni Chrislyn. Kasi parang napapansin ko kunti na lang ang hindi naka-uniform. So ayan po guys, mag-almusal muna tayo. Yung ulam nila kanina mag-almusal is sardinas na hinaluan ko po ng itlog. Yan po guys, sardinas na may itlog. Tas durog na paminta. Tas ayan po yung pinggan po ito kanina ni Chrislyn. Hindi ko lang po hinugasan. Tapos yan na lang po yung pinagkainan ko, pagkakainan ko. Tapos yung kanin ko po is mais. Tapos syempre hindi natin makakalimutan yung kape. Padis sa pagkain, kape. Tapos, meron naman po tayong nakasalang na labahin. Inano ko po. Inipon ko yung dapat labhan kahapon. Kasi gusto ko sanang maglaba ng dumating kami ni Papa Bits galing doon sa Compostela pagatid ng mga gamit ni Jing. Parang napagod na po ako tas mainit, so napagdesisyonan ko na lang po na bukas, ngayon na kaya ito, mag-uumpisa na po tayo. So kain muna tayo guys. Para dire-diretso na po itong mga gawain natin. At si Papa Bits, tapos na pong mag-almusal. Ayan, nakabit-bit-bit-bit na lang buti. Ano lang po si Papa Bits na ipapakita, parang kalahati lang. Kasi, ano, hubad. Palaging hubad. Ayaw magdamit. Kakainis minsan. Ayaw makipag-cooperate. Tingnan nyo. Guy agoy. Si Jing kanina nag-live, napanood ko po. Ayun, medyo nakakain na po siya bago pumunta ng school na kapag almusal. Kasi yung boarding house po ni Jing, paglabas mo, gate, paglabas mo, tindahan, tapos nagluluto po. Yung may-ari ng boarding house, nagluluto-luto po siya. So, doon po si Jing
kumakain. Saktong-sakto lang po yan kay Jing kasi hindi mahilig po magluto. Nasanay po sa ano, yung kinakain niya is palaging binibili, ino-order. Nakasanayan po niya yun nung estudyante pa po siya, nag-boarding house din. Hindi nagluluto. Kasi nang magpunta po ako ng Cebu noong una, estudyante pa siya, doon sa boarding house niya, walang lutuan. Pero may rice cooker po siya. Rice cooker lang. Yung rice cooker, yun lang po ginagamit niya, lutuan ng kanin, halimbawa magluluto ng noodles, yun lang po yung linulutuan, isa lang. Tapos, mag-ano ng itlog, ganun din. Yun din yung ginagamit niya. Tapos, hindi naman po pwede na sa loob ng halimbawa, kasi kwarto lang po yung ano, yung boarding house ni Jing noon, kwarto, walang lutuan. Tapos kung gusto mong magluto naman, nandun naman siya sa taas, kasi second floor, nandun po siya sa taas, bababa pa siya, tapos pupunta pa po dun sa kusina ng boarding house, parang lumilibot, tapos yung paliguan din, lumilibot yun, pero isa, nakahilira yung ano, CR doon sa likod. Tapos yung mga lutuan is marami po silang ano na marami po silang nagbo-board doon, mga estudyante din. Parang ayaw ni Jing na maghintay-hintay. Yun. Sa ano naman, sa kinagandahan din po sa boarding house noon ni Jing sa Cebu, doon sa city is ano, maganda rin yung na ano niya na boarding house kasi yung ano, yung baba, halimbawa na compound di, parang naka ano din yun, naka gate din. Tapos paglabas mo, may mayroong ano, tapsilugan, tapos yung kabila, palingki, mga isda. Hindi mahirap din yung ano doon, pagkain, basta may pera ka lang. Kaya ganoon, nasanay si Jing na puro luto yung naano na, nakaluto na po yung mga order ba yung kinakain ni Jing. Tapos ako din noon, nang nandun ko kay Jing sa boarding house niyan, kasi ano, graduate niya noon, nagpunta kami ni Papa Beach, mga siguro mga 2 weeks ako kay Jing, tapos si Papa Beach mga 3 araw lang, kasi 3 araw lang yung ano, yung palam niya sa amo niya. Ako is nag-live po ako ng 2 weeks. So medyo natagalan po ako doon kay Jing. Naranasan ko din na hindi magkakain doon. Kalimitan po si Jing, libre ng mga teacher. Kasi ano po siya, parang working student, mga assistant ng teacher. Tapos si Jing, nawiwilihan naman mga teacher doon. Tapos linilibre po siya ng pagkain. At naaalala ko din po yung mag-graduate siya ng college, mag-cum laude po siya, yung nag-blow out po yung teacher nila. Parang principal yun ng CNU. Siya po yung naghanda. Tapos inimbitahan po kami ni Papa Beach, nagpunta po kami ng school. Nalalakad lang yun. At doon kami po naghapunan. Ayan, nagigising na si Sia. Dali, Sia! Ska kumaon, dali. Ha? Diri ka makaon? Aw, diri ka pa makaon? Ayaw pa daw niyang kumain. Sige, mag-ano ka lang muna dyan. Magmuni-muni sa banig. Mas mabuti na po yung naka-boarding house si Jing sa ngayon kasi mas na ano po yung ano niya, yung sarili. Parang nai-relax kasi hassle talaga pag uwian lang po siya kasi malayo nga yung biyahe. Kahapon, na-try namin papunta doon.
malayo talaga pag iisipin mo, lalo na pag bus yung sinasakyan mo, pa-pick up, tapos mag-i-stopover pa. Kung papauwi naman, nakataksi naman po kami, madali lang po, madali po kaming nakarating ng bahay. Tapos, naano naman namin ni Papa Beach kung ilang oras po yung biyahe galing dito papunta ng Compostela, kung ilang minuto or oras. Siguro pwede nang motorin lang. Ang kaso lang po, mainit lang po talaga kung magmumotor ka papunta doon. I-adjust na lang po yung oras. Halimbawa, magpunta sa Compostela kay Jing, bibiyahe ka po dito ng mga alas 5 pa lang kasi hindi mainit. Tapos, pag halimbawa umuwi, mga hapon, mga alas 3, alas 4, yun. Kasi may mga puno naman na malaki yung gilid ng kalsada, medyo malilim na po. Walang masyadong init na mararamdaman mo. Pero, pagbibiyahe ka papunta doon ng mga alas 9, or alas 12, alas alauna, agoy, ang sobra ng init po, sobra ng init. Kung umuulan naman, hindi ka po makakapag biyahe. Ano? Oh, TV ka agad. Kagigising na, TV ka agad. Tawagin si Papa Beach, tawagin. Ano sa labas? Papa Beach. Almusal muna. Sina kay Bismaligo, tapos inom ng vitamin. Kagaya kanina, nakita ko sa live ni Jing, nag-almusal na po siya ng mga 5:30. Tapos nakaligo na po siya. Mag-aalas 6 pa lang. So nakakapag-live po siya ng maaga pa bago magpunta ng school. Di katulad dito na palagi po siyang apurado. Kasi gigising ng alas 4. Ayan. Maliligo. Mag-aasikaso sa gamit niya. Tapos, hindi niya po na magbisa. Kahit mag-Milo or mag-copy. Wala na po sa oras kasi kung titigil ka pa dito sa bahay, mag-inom ng copy, yung oras po, lumalakad, tapos aalis ka pa, maghihintay pa ng sasakyan, tapos marami naman pong sasakyan is kadalasan mga puno yung mga dumadaan na bus. Timing lang po yung hindi gaano yung pasahiros. So mas mabuti na nakapag boarding house si Jing. Oo, po siya, dubli gastos, pero okay lang naman yun kay Jing kasi wala naman siya gaano pong pinagkakagastusan kundi sarili lang niya. Kami naman po, hindi naman po kami nagpapaano kay Jing. Kung walang-wala na po kami, so yun na humihingi po kami kay Jing. Since meron naman po akong kaunting kita na nakakapagsuporta po sa amin, hindi po kami ganong nagpapabigat kay Jing. Hinahayaan lang namin po siya kung ano po yung mga plano-plano po niya. Nagugulat na lang po kami kung nandyan na. Halimbawa, ito pagpapagawa niya ng bahay, pagpapa-extension. Nagugulat na lang po kami sa kanya po na nagpapagawa po siya. Naiisip ko nga, may pira si Jing kasi kumikilos siya, ganun. Hindi naman so na hindi kumikilos. Basta, alam na namin yan si Jing, kung wala siya talaga, wala. Ay, hindi naman po kami pabigat na sasabihin na nandito po kami kay Jing, nakakabigat kami kay Jing. Hindi naman po. Kung meron po ako, ako po yung gagastos. Kung wala, pareho kaming wala. Kung si Jing meron, wala ako, siya muna. Tapos kung pareho kami wala, wala.
ano, kung baga sa waray, mangugtok. Pero hindi naman ibig sabihin na as in wala. May time na wala talaga. Tapos, isipin mo, saan ba tayo kukuha ng ganun, ganun. Pero, parang, dumadating na lang po. May blessings na dumadating, na inaasahan, na insaktol na nga, pawala-wala po kami na merong blessings na dumadating na hindi po hindi mo talaga inaasahan. Yun lang po. Ibig sabihin na walang-wala ka is magmamaktol ka diyan, para kang mag-aalboruto. Parang ganun, isipin mo na lang, sabihin mo na lang, Diyos ko Lord, wala kaming kakainin mamaya. Sino pong yung magbibigay? Parang ganun. Talagang dumadating lang po yung punto na walang-wala ka, na meron pong dumadating na blessings. Halimbawa, umabot yung time na wala si Jing, wala ako. Yung naisip ko na lang po na magbibigay po sa amin yung mama nila, nila Chriselyn, chinachat ko, sinasabi ko kay mama ni Chriselyn, may laman pa yung GCash mo, bigyan mo kami kahit ganun, 200, 300, ganun. O nagbibigay naman po yung yung mama niya. Hindi naman namin siya sinasagad-sagad kasi alam naman po namin yung sahod niya is buwanan din. Tapos minsan nagmi-miss po yung sweldo niya. Siyempre naghihintay lang po siya, naghihintay po siya ng sweldo, tapos yung amo niya naghihintay din ng sweldo. Parang ganun, hintayan lang po. So ay kaya ayan, mas mabuti na po si Jing na nag-boarding house po siya. Kasi marirelax po yung katawan niya, marirelax yung isip niya, na hindi po siya kikilos ng palaging apurado. Sasabi niya, "Guy, malilit na po ako, ganito, ganon, meron pa akong activities, kailangan maaga." Parang ganon ba? Kung time naman po na maulan, talagang sagabal po kay Jing, malaking sagabal po pag tag-ulan na nandito po siya, hindi po siya naka-boarding house. Talagang may intindensi po na malilit. Ganun. Di katulad doon sa boarding house po niya na pwede talaga lakarin lang. Tapos, yung lugar po doon ni Jing parang mataas na lugar, hindi bahain. Tapos, puro simento po. Nakasiminto lahat. Yung dadaanan niya, puro simento. Hindi po siya dadaan ng maputik. Ganun. Malaking chance sa kay Jing na hindi po siya malilit na sa pagpasok sa school nila. Yung mga bayarin, normal lang naman po sa atin yan kasi lahat naman po tayo may bayarin kada buwan. Kahit wala kang utang, may utang o wala, may babayaran ka talaga na buwan-buwan. So, kay Jing nga, sabi nyo, doble gastos. Pero para sa akin, okay na yung kay Jing kasi nakakapag-ano po siya. Mas malaking advantage po sa kanya na advantage ba yun? Malaking chance po na medyo makakapag-ipon-ipon po siya. Kasi sarili lang naman po yung mapapagastosan niya. Hindi naman po kami araw-araw na humihingi po sa kanya. Kung wala-wala talaga, kaya ayun na nag-ano ka kay Jing, humihingi po ako kay Jing na halimbawa walang bigas, ulam, ganun lang. Hindi naman po sa lahat-lahat ng bagay po, puro kay Jing. Siyempre, nakakahiya naman po. Hindi naman po tayo totally na
hindi pa nakakapag hindi pa nakakapaghanap ng pera na magpapakargo tayo kay Jing. Habang kaya pa, malakas pa, laban lang. Kaya nga, ngayon, naisip ko talaga na magtinda na magtinda na. Meron lang po akong medyo hindi ko pa kaya-kaya ngayon. Basta matapos lang. Kasi ano, meron pa ako kasing ano, hinulugan sa Tacloban, yung ano, yung motor namin doon na sa Kaypix. Ako pa yung naghulog is wala naman po kasing ano, trabaho si Pix, tapos hindi naman po kaya ni Pix na maghulog sa motor. Ako lang muna yung naghulog. Kung meron naman po siya, siya naman po yung naghulog. Pero talagang nagbibigay po ako kasi sayang yun, konti na lang, siguro mga kuan na lang daw po, mga 9 months or 8 months. Sayang kung ipapabawi mo pa, malapit na pong matapos, papabawi mo pa. Nasasayangan din po ako kasi pinaghirapan ko yun. O kay Papa Bits yun, ano, pangalan, pero sa akin yun po yung nagbibinayad. Saktong-sakto lang naman kay Pix yung kita niya sa pang-araw-araw po niya. Hindi naman po araw-araw siya may trabaho. Weather lang po. Mabuti na nga lang merong ano, tindahan si Mama Pix na meron silang mapapagkuhaan kahit kunti na hindi lang magutom. Kaya yun, pa-extra-extra si Pix, kung may nagpapatrabaho po, yun lang po yung kakapagbuhay-buhay si Pix. Kasi ano, pakiyawan yung ano ni Pix sa pag-wielding. Mga parupakyawan. Ito naman pong nagpapapakyaw. Gusto nga ng isang trabahante na magkapira. Namumroblema din. Iwan ko lang. Mahirap sabihin. Yung babaratin. Sa'yo na yung gamit. Lahat mo na gamit tapos babaratin ka pa. Parang nakaka-stress din. Yan, kakain na si Sia. Yan. Pri mo na. Sina, pri? Dinem? Sina? Nihiya. Siya lang mag-isa. Wala na yung ate niya. Sina, kain na. Kain na, bis. Maligo. Sina, guys. Kain na yun. Singay guys, kain po tayo. Kagigising ko lang. So, ayan po guys, tapos na naman po tayong maglaba. Super dami pa rin yung labahan natin. Agoy. Ayan po. Tapos na po tayong maglaba. Tapos yung last na binanlaw natin na may downy, ibuhos natin po sa siminto para mag-amoy downy. Kasi na nangibabaw yung mga ano nila, bun. Panghi sa ihi. So iaano po natin dito sa siminto. Ibubuhos. Para mawala naman yung amoy. Ay.
At ito naman po yung natuyo kong mga linabhan na. Napakainit po na napakainit. At dito tayo sa kwarto magliligpit kasi nanonood siya ng TV. Dito tayo sa kwarto para mahangin. Ayan, wala pang bedsheet yung ano ni Jing kasi nilabhan ko pati punda tsaka kumot niya. Medyo maluwag na po dito kasi si ano na lang po yung tutulog si Sansan. So ayan, mag-umpisa na po tayong magligpit. Tapos kwento po tayo ng konti. May napag-usapan po kami ni Jing about sa sahod niya. Tapos yung loan. Sabi ko sa kanya, huwag kang mag-loan. Kasi 'di ba lahat ng mga nagte-teacher po is naglo-loan. Sabi ko sa kanya, wala ka namang ganong mapapaggastusan kung mag-loan ka, o di kaya ipunin mo na lang po yung sweldo mo. May bahay lupa ka naman. Hindi ka naman po maglulong para magkaroon ka ng bahay, magpapayos. Okay naman po tong bahay mo, maayos naman. What if kung yung sweldo mo, ibang ko mo na lang, meron naman po, pareho naman po kami nasweldo sa YouTube, kahit papano. Parang hindi naman po kinakailangan na mag-loan po siya. Kung meron naman po siyang gustong bilhin, kung ano po yung bibilhin niya po or plano, pwede naman po yun mapag-ipunan na hindi po kinakailangan na mag-loan para mabili mo or makamit mo yung ginugusto ba. Siguro naman, sabi ko sa kanya, ipunin mo na lang. Wag ka nang maglulun-lun kasi pag maglulun ka, parang problema kasi pag may loan, yung sweldo mo kaunti na lang, maraming binabawas. Siyempre sweldo nila meron kinakaltas yata ng mga benefits po nila tulad ng pag-ibig, siguro pag-ibig is ganun, mga tax na binabayaran po. Naisip ko, hindi naman po talagang kailangan na mag-loan si Jane. Sabi ko sa kanya, ipunin mo na lang po yung pera mo. Kahit hindi kami makapag-ipon kasi saktong-sakto lang naman po yung sahod ko buwanan sa YouTube sa mga pangangailangan namin dito, bawa sa pagkain. Kahit hindi naman po kami ang makapag-ipon, at least siya, meron po siyang ipon. Yun po yung sinasabi ko sa kanya, huwag kang maglo-loan kasi wala naman talagang dapat ipag-loan na kinakailangan. May bahay lupa naman si Jim. Siguro kung gusto niyang ipaayos pa itong palaki pa yung bahay niya dito kasi gusto niyang ipaayos pa, tas mag-ano pa ng doon sa may kusina, parang kailangan may timang, merong taas, pinaka-teris. Pwede naman siguro mag-withdraw kung may ipon na po siya. Hindi na po kinakailangan na mag-loan pa. Yun po yung sabi ko sa kanya. At least, yung sahod niya sa pagtuturo, naiipon po. Kumikita naman po siya sa YouTube, nakakapag-live or vlog naman po siya. Kahit papano, meron pa rin siyang sahod sa YouTube.
sa amin lang naman po dito, di, kami-kami na lang po dito, hindi naman po, di naman po, problemahin. Kasi, yung mga bata, sinusuportahan naman po ng mama, papa nila. Hindi naman po sila na cargo di konsensya po. Yung sa akin lang, pagod. Pagod! Kasasaway! Yun lang, magpapakain. Siyempre, normal lang naman yung gawain na yan. Alagaan mo, paliguan, bibisan, papakainin. Yun lang naman. Hindi po naman as in ako yung namroblema sa ipapakain nila. Nagsusuporta naman po yung mga magulang ng mga bata. Hindi naman po sinasabi na inaasa lang. Hindi ko makakaya yan kung ako pa yung mag-aano sa kanila. Ako pa yung mamumroblema. Minsan, nakapag-imbulsa tayo kung wala pa. Tapos, pag abot ng oras, magpapadala, ikaltas mo na lang kung magkano yung naano mo. Naabono sa kanila. Yun lang naman. Basta, yun lang sabi ko kay Jing, huwag siyang maglulun. Hindi na kinakailangan. Ipunin niya yung pera niya. Tapos kung meron na po siyang gusto na bibilhin, nasa sa kanya na po yan. Hindi namin po si Jing pinupursigi kung ano ang ano niya. Hindi po talaga kami nagpapakargo kay Jing. Nakakahiya uy, kahit magulang ka, anak mo siya. Nakakahiya naman. Malakas pa tayo. Hanggat kaya pa natin yung sarili natin. So, fight. Di po sa lahat ng bagay, sa lahat ng oras, papaproblema natin sa kanya. May preno problema yun din, yung tao. At hindi lang po kami nagpapahalata at hindi kami nagpapapikto sa mga problema yan. Nalulutas din. Kung doon naman sa Tacloban po, diskarte na lang po nila yun kasi may mga pamilya-pamilya naman po sila. Pero yung bahay namin doon, hindi naman sa pinapabayaan, ipapaayos din yun na hindi maano, hindi matumba. Re-renovate ng konti, ganun lang. Pero kung tutusin, sila yung nakatira doon, sana sila na lang po yung magpagawa, hindi na po yung ako pa ang mamumroblema. Agoy. Pero wala tayong magagawa. Magulang tayo. Pero sinasabi ko din sa kanila nga na ayos-ayusin niyo naman kasi pag nasira 'yan, wala kayong titirahan. Alangan naman ako pa magdiskarte. Kung magdiskarte doon. Kung may mga asawa na sila, sila yung nakatira, diskarte naman nila na maayos din. Kasi pinili po nilang buhay nilang na mag-asawa muna bago magdiskarte. Hindi naman po natin yan mapigilan kasi gusto nila yun. Kahit hindi natin gusto dahil gusto nila, wala tayong magagawa. So, kaya pagsikapan. Pagsikapan din na maabot din nila po yung mga pangarap nila na naudlot. Hindi yung puro na lang ako. Puro na lang ako. Ako. Tumatanda na po tayo. Siguro, para sa akin naman. Diba, guys?
ilagay natin sa yan, yung lagayan na lalagyan ng damit ni Sia Iskarton. Sinasabi ko sa mama niya, magbili siya ng Duramax sa mga bata. Wala pa daw budget. Pareho sila ni Chrislyn. Karton yung ano nila, lalagyan ng damit. Chrislyn, karton. Mabuti si Papa Bits is naggawa ng ano, ng baol niya. May baol si Papa Bits. Yung damitan ni Jing lumuwag na. Nabawasan na yung ano, damit ni Jing nabawasan. Nabawasan po. Ayan, lumuwag na yung ano, box ni Jing. At na sanay naman din po ako na kumita ng sariling pera. Ayoko pong manghihingi sa mga anak ko kung ano pong ano po yung kakailanganin, pero mas sila po yung nakakahingi sa akin kaysa ako. Kahit noong si Papa Bits may trabaho pa, yung sweldo niya, hindi po ako humihingi. Tas siya yung humahawak ng sweldo niya. Kasi may trabaho naman po ako, may sweldo naman rin po ako. Pero bumibili si Papa Bits sa bahay kung ano ang pangangailangan. Siya po yung bumibili noon, may trabaho pa siya. At hindi po yun kinukumpronta yung mga sahod-sahod niya sa trabaho. Hindi po ako yung tipong asawa na mangungumpronta po kung magkano yung sweldo, magkano yung natira. Malalaman mo na lang naman kung wala na siyang pera kasi hihingi sa'yo. Agoy. Pero nung nag-aaral si Jing dito sa Cebu, kalimitan po, ako po yung nahingian ni Jing. Tapos ako naman po yung sweldo ko, parang naiipon ko naman, at saka inaantay ko naman talaga na pag si Jing humingi na may kung kailangan po niya ng pang boarding house at kung kailangan na po niyang magbayad ng tuition, meron po akong naibibigay. Kasi yung sahod po, ang sahod po ni Papa Bits is parang sa pagkain po namin. Yung sa akin naman yung para sa, siyempre, para sa bahay din naman. Tapos meron po akong ano, nakasali po ako ng lending mag-umpisa na po si Jing na mag-aral ng college dito sa Cebu. Buwanan yun. Saktong-sakto po pag naglo-loan po ako, nagre-release, saktong-sakto po na bayaran ni Jing. Yun po. Para nakatulong din kay Jing sa pagtatapos yung pagsali ko po sa lending. So, kabiran natin po yung ano,
yung foam para hindi po magka dumi. Alam nyo naman, si Sansan lang po yung natutulog. Walang pakialam. Kahapon si Jing, nakabili na lang po siya doon ng kurtina. Kurtina na pang Christmas. Wala po siyang choice kasi kailangan niya ng kurtina dahil yung ano bintana naka tapat sa harap, nakikita siya sa loob kahit gabi. Yung sinag ng ilaw, parang makikita po siya doon sa loob. Hindi naman po ako nakapagdala ng kurtina dahil hindi ko naman alam na kakailanganin niya po ng kurtina doon. At hindi naman po siya nagsabi na magdala ng kurtina. Unan kumot lang yung sinabi niya. Tapos hindi naman po pa kami makakapunta doon dahil may klase. Kailangan ihatid si Sansan at saka si Chrislyn. So, ayan po guys. Tataposin ko na naman po yung videos ko ngayon. Shout out po sa inyong lahat. Yung mga hindi po nag-skip sa ads. Tapos, yung hindi pa po nakakapag-subscribe. Please subscribe na po kayo. At salamat po sa mga nagsusuporta sa munting channel ko. Thank you sa inyong lahat. God bless you all. At ingat din po kayo palagi. Thank you sa mga suporta nyo. Tapos sa mga nagbibigay po ng blessing dyan. Hindi ko na lang po kayo isa-isahin, papangalanan. Alam nyo na po kung sino po kayo. Tapos yung silent viewers ko dyan. Mga silent viewers. Ate, most especially po, may ate po akong masugid na nanonood. Hindi lang po siya nagko-comment. At sa mga nanonood din ng simula ng simula pa sa pag-vlog ko, meron po akong nababasa minsan. Chine-check ko yung mga comment ng mga nakaraang videos ko. Meron pong nagko-comment dyan na nanonood daw po sila ng vlog ko mula nang mag-umpisa po ako. Thank you po sa inyong lahat. Thank you po. So, ayan po guys. Magbabay-bay muna ako. Marami pa po akong dapat gawin. So, hindi naman sa lahat ng ginagawa ko makikita po nyo. Huwag lang kung siguro mga baka mag-live din na po ako. So, ayan po guys. Thank you for watching. Bye-bye.